Hello mga Kasardinas, welcome back to our channel, Bisayang Butcher. Ito po si Tatsky ang inyong lingkod. Kumusta na po kayo dyan at sana ay nasa mabuting kalagayan po kayo. At sa bago pa sa channel, welcome po kayo lahat at huwag po kayong mag-alinlangan na mag-subscribe at mag-like sa, sa channel na to. Para sa inyo to lahat. So, ngayon po, andito ako sa bahay or sa, let's say, apartment ng isang kaibigan ko na si ka-vlogger Primo. So, welcome! And guys, may itatanong ako sa taong ito. And I know na marami kayong makukuhang information. Tungkol sa mga kalakaran dito sa Canada, doon sa mga kagaya ko, bago pa dito sa bagong salta dito sa Canada. So mayroong nasa isip ko na anong maganda sa kukuha ng bahay or hindi. So itong taong to medyo matagal na dito, so makakuha tayo ng idea. So ito po si Sir Primo. So Sir Primo, tanong ko lang sa'yo, kasi medyo ilang taon ka na dito sa Canada, sir? Bali, 8 years na. 8 years? Medyo matagal na mga Kasardinas. So, nagtataka ako kasi kung gusto niyang kumuha ng bahay, anytime pwede kasi. Kaya, itatanong natin sa kanya, bakit, anong reason niya na hindi siya kumuha ng bahay. Bago ko sagutin ng katanungan ni ka-vloggers, Tatsky ay ano ko lang po sa kanya na sa inyo na subscribe po ang kanyang channel. Yes. Para po at marami po kayong matutunan dahil po nakita ko lahat ang video niya para lang po sa mga gustong pumunta ng Canada at mga balak pumunta rito. Sasagutin ko po yung sagot niya, ang tanong niya na bakit hindi ako kumuha ng bahay at sa tagal ko narito. May dalawa kasing klase ang ng option mo dito sa Canada. Pwede kang kumuha ng bahay at pwede kang hindi kumuha ng bahay. Pero yung ibang kumukuha kasi ng kagaya ko, hindi ako kumuha ng bahay. Dahil bukod sa napaka-busy person ang ginano ko sa mga part-time ko, sa trabaho ko. Motorless yung mga yung mga bata ako maliliit pa. Kapag kasi pag may ang part-time kasi pag umaga, pagising mo ng umaga, diretso kang papasok ng trabaho. Pag-uwi mo, papahinga ka na ng konti, tapos papasok ka sa full-time mo. Yun ang, pag nasa apartment ka lang kasi, ayun lang ang wala kang iniisip na maintenance ng bahay. So, motorless, dalawa, kasi pag meron ka sariling bahay, kailangan mong kamukha pag winter, pag umaga, pag gising na umaga, pag makapal ang snow sa labas, kailangan mong palahan yung sidewalk tsaka yung front ng ng bahay mo. Dahil may penalty ka sa government kapag mayroong na-disgrace sa iyong sidewalk. Most of less, yun ang pinakaano ng mga tao rito, yung sa sidewalk ng sa sidewalk. Kailangan mong linisan, kailangan mong anuan yung pag winter yon. Pagdating naman ng summer, kailangan mo namang damuhan, grass cutter din yung mga damo, mga kung dyan. Yun yung mga normal na ginagawa ng mga nung bumili ng bahay. Meron pa, kailangan mo pa yung maintenance ng bahay. Kapag may nasira, ikaw ang gagawa. Ikaw din ang magre-repair. Or either pag hindi mo kayang i-repair yung bahay, kailangan mo tumawag sa mga professional na gumagawa ng bahay. Eh, kailangan mo magbayad. Kailangan mo magbayad sa mga gumagawa. Yun nga, sabi nila, may ipon mo yun pagdating ng siguro, wala kung hindi mo, kasi 25 years mo babayaran ng bahay. 25 years na yun. Matagal-tagal. Matagal naman. Meron pang ng bahay, kasi hindi lang, kailangan mo ng, may mga bayaran ka pa doon. Bukod sa mga kailangan mong i-maintain, yung bahay, meron ka pa kailangan ng fire insurance. Meron pang property tax tsaka yung mortgage. May life insurance ka pa. Yung apat na yon, lahat yung babayaran mo.
yung mortgage, yun yung price ng pag nakuha mo sa bahay ng 25 years. Yung property tax, yan ang gagambabayaran mo sa government every month. Pero computed yun dahil even in 1 year, 12 months yun kung magkano yung property tax sa loob ng isang taon. Yun ang babayaran mo. Kailangan mo rin ng fire insurance. Dahil pag kung anong mangyari doon sa bahay mo, kailangan may insurance. Yung naman life insurance, kailangan din yun. Ina-applicate yun ng mga banko at saka ng mga broker. Dahil kung ano man ang mangyari sa'yo, mayroong pambayad na yung matitira sa bahay mo. Pambayad din sa ano mo. Yun ang mga ano nila. Kung hindi mo naman sabi nila, bakit sa 25 years hindi mo matapos? Pwede mong ibenta yung bahay. Diba? Doon ka magkakaroon ng sinasabi nilang yung lahat ng pagod mo sa ginawa mo doon sa bahay, naipon. Pag binenta mo yung bahay, dahil tumataas yung presyo ng bahay, meron kang makukuhang kickback na tutusin. Mare, yung ang nabili mo ng bahay is 400, nabenta mo ng 500, within 5 years may 100,000 ka na. Plus yung hinulog mo sa loob ng 5 years na yun, ibabalik sa'yo ng banko dahil yung presyo lang ng bahay is within 25 years. Yung presyo lang ng 400. Ngayon lang. Yun lang yung ano, di may itong gangi. Yun ang kagandahan ng mga kumukuha ng bahay. Pagdating ng 5 years, may mga ano, yun ang meron silang dumarating kung gusto nilang ibenta yung bahay. Kumbaga may investment na sila. Sa kalagayan naman ng mga wala pang bahay, pero may part-time. Yun ang inaano, kasi hindi nga sila makakilos ng stay sa bahay dahil nga busy sila sa pagiging ano ng trabaho. Sideline. Pag sa sideline nila, wala nga silang hinihintay na yung kamukha na hinihintay na 5 years or na pag nabenta yung bahay, meron silang kamukha ng may-ari ng bahay. Pag nabenta mo, meron ka darating na pera. Base naman sa ng competition, doon naman yung sa hindi kumuha ng bahay, yung nagpa-part-time naman. Dahil busy siya, hindi nga siya mga ano. Pero may pambili, pwede siyang kumuha ng bahay. Ang inaano niya lang, hindi siya makapag-concentrate sa ng bahay. Dahil nga, sa araw-araw na pumapasok siya, dahil papasok siya ng full-time sa hapon, papasok siya ng part-time sa umaga, paano pa siya makakapagpala ng snow sa kapsada? Paano ka pa makakapag-repair ng bahay mo? Paano ka pa makakapag-ano ng mga tubo na sira ng bahay mo? Kumbaga, hindi mo may magagampanan yung ano nung mismo ng bahay mo. Pero yung kita mo naman, araw-araw, pumapasok tayo, nagpa-part-time ka. Bantayin natin. Sabi na, kumikita na lang ng isa loob ng 5 taon, kumikita ng 100,000 ng bahay, bumili. Yung nagpa-part-time, kumikita buwan-buwan na lang sa part-time niya, 2,000. Part-time na yun? Part-time lang yun. 2,000 sa loob ng isang buwan. Sa loob ng isang taon, meron siyang sabi na nating 22,000. Sa loob ng 5 years, meron na siyang 100,000. Parang parehas lang. Di ba? Yung kinita nung nagpa-part-time, nakuha niya na. Yung may-ari ng bahay, nagpupondo siya dahil ano. Diba? Naiintindihan mo ako. Yun. Dahil yung tinrabaho niya sa bahay niya, yun yung iniparayan niya. Mga binayad niya ng ano. Yun lang kasi ang pagkakaiba, medyo masakit sa bahay, may bahay kasi marami kang binabayaran. Bless, ha? Yun, marami kang binabayaran. May life insurance, may ano. Kaya kahit monthly yan, no? Oo. Monthly. Kahit na may bahay ka, napipilitan pa rin silang minsan nagpa-part-time dahil nga yung bahay, yung binabayaran ng bahay. Yung inaano mo sa bahay. Kasi napondo yung investment niya doon. Yung napondo yung investment. Yun naman nagpa-part-time, sa loob ng ano, nandoon, nabubuo yung ano. Ang pag-ano pa, sinasabi nila, bakang yung may mga bahay, gaya ng ano ng isa nating kaibigan, may nakasakay siya ng ano na driver na kwento sa kanya, na mayroon siyang bahay pero gusto niya ng ibenta, gusto niya ng mag-apartment. Dahil yung property tax tumataas yearly. Time to time. Time to time tumataas ang property tax. Mga, hindi naman natin kung ano, dahil city to, mahal ang property tax dito. Yun ang pagkakaiba ng may bahay.
sa walang bahay. Hindi naman sinabi na pag wala siyang bahay eh may bahay to, masangat siya. Pareho lang sila. Pareho lang. Oh. Yung kasi ito matagal niya iniipon niya. Oh. Pero itong nagpa-part-time, monthly nakukuha niya na yung ano niya, sarili niya, na yung niya. Yung invest niya. Yun ang pagkakaiba. Pagkakaiba. Okay. Kaya tinatanong nila kung bakit sa loob na tagal na hindi pa kumukuha ng bahay at saka yung kumukuha ng bahay halos hindi lang yung mga pareha lang. Pareha lang. Kasi yung may apartment ka, hindi ka na magbabayad ng property tax, hindi ka na maglilinis ng mapapala. Paglabas mo ng pinto mo, kung may sira yung gripo mo, tawag ka lang sa management. Hindi ka na kailangan gumastos magpagawa. Hindi mo na kailangan magpaano. Wala kang babayaran sa bahay mo. Kung ano lang yung monthly na kailangan mong bayaran sa bahay mo, hindi lang ang babayaran mo. Okay. Sabi nila, bakit? Nagbabayad ka rin naman parehas, di ba? Oo. Pag hindi ka rin naman nagbayad ng bahay, ng sarili mong bahay, palalayasin ka rin ng bahay mo. Pag hindi ka rin nagbayad ng apartment, palalayasin din. Halos pareho lang. Halos pareho lang. Oo. Kaya Kaya yung busy na pinaka, pareho lang busy. Hindi lang nila ma... Kaya ganun ang pagkakaiba ng may bahay sa walang bahay. Maraming salamat. So, naintindihan naman yung kaibahan. So, kung may bahay ka or nag-apartment, pareho lang, equal lang. Equal lang. Yun mga kasarinas, yung mga nag-aspiring butchers na nasa Pilipinas pa na gusto pumunta rito at mga nandito na sa Canada at mga bago pa, kagaya namin. So, narinig nyo si Sir Prime sa explanation niya tungkol sa kaibahan ng kumuha ng bahay at saka hindi kumuha ng bahay. So, pare-pareho lang. So, maraming salamat, Sir, at marami kaming natutunan sa iyo. At sana'y it helps a lot sa mga butchers dyan or kahit hindi butcher na gustong nandito sa Canada. So, maraming salamat at ito rin, may vlogger din ito eh, kaya pwede mo nang nakalimutan ko yung ano. Subscribe ko kayo, Prime Names. Yung pasyal-pasyal lang po namin yung mga inaano ko doon. Pero mas marami kayong matututunan kay vlogger. Masasana namin na hindi ako kung meron kayong gusto kumuha ng bahay at saka yun, halos ano lang po, nasa sa pagkakataon lang ng ano lang gusto ng pamilya mo. Okay. Maraming salamat. So, thank you Sir Prime at Kasarinas, maraming salamat po. Kita kits and have a nice day. Alright.